Pag-ibig na sa kaniyang pala, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kaniyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. At maaari po sana ay manatili yung alaala, especially yung naging pakinabang ng bayan after 1986. Yun sana ang pamalagiin natin at ma-appreciate ng Pilipino sa kasalukuyan. Kahit na holiday siya o hindi, kailangan kami umaalala. No? At yung pag-alaala naman ay hindi lang yan tuwing relaying, flag racing. Ito ay isa sa buhay araw-araw. Ano ba ang espiritu ng EDSA? Ano ba yung naging bunga niya? Ano ba yung pakinabang natin? Yun siguro ang dapat natin i-highlight at i-emphasize lagi. Well, we just want the people to continue remembering it, not to forget it. Let's be honest about it. There is a, you know, an effort to really make us forget about this very important event in our history. It's a legacy of all Filipinos across all generations that we should never forget. And even the children of today should be proud of what EDSA achieved 38 years ago. Actually, napakahalaga na nandito yung student representation, specifically students, kasi nakita natin na hindi na nga siya dineclare na holiday. And syempre, hindi natin to nakita sa history ng mga EDSA commemoration na may student representation. So kami gusto namin na nandito tayo in order to remember the lives at yung mga pinaglaban natin noon na hindi ito mabubura sa ating historia. For the younger people, my message really is EDSA is not just about politics, it's really about values. I think when we think about EDSA now, parang there's a lot of politics mixed into it. But then, for me personally, as someone who never experienced EDSA, it's really about remembering what we stood for, what the people stood for in 1986. Values like truth, values like democracy, values like justice. And I think a lot of young people, they are actually already invested in these values. A lot of people have different advocacies. A lot of young people really have strong beliefs. And I think that can be translated into having a sense of pride in our country, having a valuing democracy. I think that can be an opportunity we can sort of penetrate into as we move along, as we continue to remember EDSA every year at this time.
kayang EDSA kasi ang ginawa nga po last year, hindi po sinama yung People Power Anniversary sa official list of all the days sa Malacanang. So nung nangyari po yung puntong yun, nagtipon-tipon na po yung mga grupo na naniniwala sa mga prinsipyo ng EDSA at talagang nangako kami na gagawin namin ng lahat para maayos na i-commemorate yung EDSA this year. Tapos, nabigla na lang po kami nitong bagong taon na pumutok din yung issue ng charter change. And all of us, kahit na hindi yun yung reason na originally nagtipon-tipon kami, all of us were of the same mind na kailangan rin tutulan yung current efforts na masyadong secretive tsaka mga self-interested efforts to change the charter. So, kaya yung panawagan ng Buhay ang EDSA Campaign Network is Buhay ang EDSA Cancel Chacha. Tapos, pagkatapos pa nga ako ng Feb 25, tuloy pa rin yung mga efforts ng campaign network tutol sa Chacha. Ito yung talagang yung objective ng talaga namin, yung original na gunitain yung EDSA, mag-celebrate na kahit pa. Ito yung isang napakalaking bagay na nakamit ng taong bayan na parang pinalaya natin ang ating sarili, ni-restore natin yung sarili nating demokrasya. Bagamat yun yung objective today, moving forward, yun nga, parang gagamitin namin yung opportunity to use EDSA to speak to the current issues.